Paki-follow po natin ang account ni Sir Ding Velasco. Ito po ay nabanggit ko na rin dati. At dito sa kanyang share, ito po, basahin natin. Ang unang produkto ng DepEd, 500 million intelligence fund, toothbrushing is part of the peace process. Hindi yung 92% of grade 5 and grade 6 pupils nationwide cannot understand what they read. Abay, napakalaking problema talaga nito. Sobrang laking problema talaga. Ibig sabihin, ito yung mga indikasyon na tayo po ay huling-huli na, na pag-iiwan na ng ilang or ng ating mga kapitbahay na bansa dito sa Southeast Asia. Talaga nakakahiya. Dahil ang ating mga opisyal, ang mga nakaupo, ay walang matitino na programa para iangat niya ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Bigyan ko po kayo ng example. Minsan ako ang tao dito sa aming tindahan. At malapit to sa school, okay, yan lang, konting lakad lang, daming bumibili dito. Alam niyo po, kaya kayo may hirap na hirap. Yung mga bata ay mukhang hindi marunong magkwenta. Okay, hindi po talaga. Minsan, halimbawa, bibili ng isang juice. Ang juice halimbawa ay 12 pesos. Abay, may bibigay na 20. Tatakbo na. Kasi akala 20. Ay magkano po ba? 12, sabi ko. May sukli po ba yun sa akin? Yung parang ganon. Pero, kung titignan mo yung bata, siguro mga grade 4, grade 5. Okay. Ganon katindi. So parang nakakadismay. Talaga. Hindi lang po sa pagbasa. Ay papano pa po sa English proficiency? Ay di lalong walang-wala na. Kaya talagang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot na katotohanan. At ang ating secretary ay ito ang inuuna na hindi naman or napakalayo. Talagang napakalayo. Wala talagang kaugnayan. Ang sabi niya dito, isa daw sa mga components na gusto namin sa nakaparte ng ating national culture for peace. Yun kasi yung iniisip nila eh, yung gusto lang nila, yung kaya lang nilang magawa. Hindi kasi sila marunong makinig, 'di ba? Naandiyan yung mga guru natin na may alam, naandiyan yung mga totoong educators natin na may alam kung ano talaga ang totoong pangangailangan at kung paano ma-improve lalo ang quality ng education dito sa ating bansa. O, tingnan nyo naman, gusto namin, ganyan ang mga politiko, gusto ko. Bakit ba kasi itong mga kababayan natin, ano ho, pag nakakita ng isang politiko, akala nila, santo na. Hindi po, sila po ay mga public servant. Sana sila ay nagsiservisyo sa atin. Abay, halimbawa, sa isang pagtitipon, ano ho, itong mga politiko, alam nyo, halimbawa, dadalo ang isang politiko. Abay, ilang oras pag-aantayin ang mga tao, halimbawa. Dito kasi sa ating bansa, napaka-entitled ng mga politiko. They are expected of so many things. Halimbawa, expected sila to be late. Parang it's an honor na pag dumalo sila sa isang pagtitipon, dapat late sila para maging special ang dating. Ganun po, yun ay example lang. Pero napakadami pang problema talaga. Isa pa yung sobrang entitled, feeling entitled ang lahat ng kamag-anak, halimbawa ng isang politiko, ay katindi po talaga. Hindi po kayo mga santo at mga, diba? Kayo po ay mga public servants.